guys, it's me again, Maricel Multimayor Channel. So today is very excited ako guys kasi may share ko na po sa inyo ang aming floor plan. Ayan. So ang topic natin for today is about aming floor plan. Okay, so sa mga nag-aapan dyan, the long wait is over. Kasi po, pinayagan na po ako ng aking husband na i-share ko po sa inyo ang aming floor plan. So, ayan na siya! Sa mga nag-aapan dyan about sa aming floor plan, sa kalain nyo po, sa 36 square meter, nagawa namin siya ng dalawang bedrooms, laundry area, kitchen area, living area, and my bath and toilet. Okay, so I hope na makakatulong po ito sa inyo. So sa mga baguhan dyan, sa mga may mga naibiling unit dyan, I hope na malaking tulong po ito sa inyo na magkaroon kayo ng idea about sa inyong floor plan. Okay, so hindi ko na siya patatagalin pa guys kasi excited ko na pong may pakita sa inyo ang mga measurement ng aming floor plan. Okay, before ko sisimulan ang pag-measure ng aming floor plan guys, so kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to like and subscribe my channel at pakiclick na lang din ang bell para ma-notify kayo sa mga new uploaded videos ko. Okay, so itong floor plan na ito is konting kaalaman lang po ito sa inyo sa mga baguhan na gustong magkakaroon ng idea about the interior designs ng kanilang bahay. Okay, so this is it, pansit. So ito na po siya guys. So tara, so simulan na natin ang pag-measure ng... So ito yung front yard extensions namin. Ipapakita ko po sa inyo ang porch measurement. Ayan. So ito yung porch guys, yung front yard extensions. So from dito na side, ito na dulo corner hanggang doon. Yan. So ang measurement niya, total measurement niya is nasa 408 cm. Pero kung i-divide natin siya into two halfway guys, hanggang doon sa backyard, i-divide natin ang floor area is nasa 204 cm lang. Okay? Tapos, ito na wall. Yan. Tapos, yun na wall din. So, ang measurement niya dito is 160 cm. Then, also the same lang, 160 cm. So, ito na poste. Ayan. Future yan for fence namin. Pero sa ngayon, wala pa kasing fence, guys. So, ayan. Okay, so, dito sa harap, baka nagtataka kayo na may wire dito, guys. Kasi nakikonnect yung kapitbahay namin. Nag-renovate na kasi sila, tapos hindi pa sila na-approve ng si Palco. Okay, so, yun, nag-connect sila sa amin for 2 months na. So yun lang ang maipakita ko po sa extensions measurements sa side. So ang height pala dito guys is 1.5, ito siya 1.5 ang height dito. And guys, ito na wall from dito hanggang dito sa dulo. So ang measurement niya is 160 cm. The same lang po siya sa kabila, 160 cm ang width niya. So ang height niya guys, from dito hanggang sa baba, so ang measurement niya is nasa 1.5 meters. Yung iba guys, kaya hindi na-refund sa kanila yung bond kasi sinagad nila doon sa taas. Kaunti lang talaga yung space na naiwan from dyan hanggang dito sa baba. So, yung cash ba nila, hindi na i-refund kasi lumabag na sila sa rolls ni Lumina. Ang standard talaga is 1.5 meters. Okay, then, yung iba din, ito na height, dyan, hanggang sa baba, hindi din siya pwede kasi may standard talaga. So, follow the rules lang po talaga sa standard dito sa extensions nila at saka sa wall. Para, kung gusto nyo talaga na ma-refund yung cash ba nyo. Tapos yung mga nagtatanong kasi na okay lang kahit di ma-refund yung cash ban as long as secure kami. O nga, secure kayo, okay lang naman for security purpose din yun. Kaya sinagad nyo siya sa dulo. Okay lang yun, wala siyang problema. At least na-aware po kayo na hindi siya pwede ma-refund.
Okay, so sa mga gusto talaga na ma-refund yung cash ba nila, so ito yung tips ko guys. I-follow nyo ang height ng wall dito sa extensions nyo. Tapos, for security ninyo guys, lagyan nyo siya ng fence dyan. Fence, steel bar, or kahit ano ang ilagay nyo dyan, kahit steel bar or yung mga aluminum, depende na sa'yo kung ano yung materials na gagamitin nyo. Pa, sa amin po kasi, ang ilagay namin guys is steel bar dyan. Naka straight siya. Ayan, steel bar. Tapos, doon din siya, steel bar. Ginawa namin siya na ganito na designs para yung hangin is labas-pasok siya guys. Para hindi naman masyadong mainit sa loob ng aming bahay. Okay, so yun na siya. I hope na may idea kayo about dito sa extensions sa front yard. Okay, so sa loob na naman tayo, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung mga measurement dito sa loob ng aming bahay. So, hayan siya. So, yan yung loob ng aming bahay. Okay, so unahin natin ang measurement ng living area. So, dito guys, sa dulo, mag-start tayo dito. So, i-close ko lang siya ha, para makita nyo. So, dito na wall, ito, so sa door na ito, sa main door, ayan, so dito na area, dito na corner, hanggang doon sa wall ng toilet and bath, dito, ito na wall, ito kasi na wall is sa toilet and bath na, so dito na wall hanggang dito, ayan, so ang measurement niya, dito, dito, hanggang dito. Yan. So, ang measurement niya, guys, is nasa 410 cm. Okay? So, ang magagawa niyo po dito sa 410 cm, guys, is living area. Ayan. So, ang naigawa namin dito is living area sa 410 cm. Tapos sa harap ng sofa namin is TV. So lagyan pa namin siya dito ng wall decoration sa TV namin. TV wall decoration. Ayan. So itong outlet na ito, yan. Ang ilagay namin dyan is aircon. Split type na aircon. Dito namin siya ilagay. Dyan. Bakit namin dyan nilagay? Kasi dalawang room kasi ang pinagawa namin. Ayan, master bedroom. Tapos yung isa na room is sa aming anak. So, para yung ano, yung labas ng aircon is ano sa door namin. Labas-pasok sa door namin. Kapag gabi na, i-open namin yung door para yung lamig ng aircon is papasok sa aming room. Okay, so ayun siya. Ang may gawa niyo po sa 410 cm, isang living area, tapos may TV wall kayo dito, tapos ito dining area. Ang may share ko lang po dito na tip guys is huwag kayo bibili ng dining set. Ang mas mabuti is magpapagawa kayo tapos ipa-measure niyo talaga para saktong-sakto lang po talaga ang area niyo, ang dining table niyo para ma-customize siya. Kasi yung nangyari kasi na-experience kasi namin before is bumili kami agad. So hindi namin siya na-measure dito kaya lumagpas siya dito. Dito lumagpas yung table. Malaki kasi siya. Akala kasi namin na
Yung table na naibili namin is kasyang kasya lang talaga siya dito. Pero hindi pala, lumagpas siya dito, guys. Husband ko. Okay, so, yun siya. Binenta namin yung table namin at nagpagawa kami ng bago. So, ito na siya. High chair siya, high table. So, mas maganda pala kung naka-high table kayo, guys. Kasi comfortable siya. Comfy talaga pagkakain kayo. Okay, so, dito naman, dalawang rooms. Ayan. So, ito yung master bedroom namin. Master bedroom. Okay, so ang measurement po ng first room, itong master bedroom, so ang measurement niya po is 289 cm ang first bedroom, yung master bedroom. Tapos, ang second bedroom, ayan, ito yung bedroom ng anak ko. So, ang measurement niya is 258 cm. So, mas maliit sa kanya, pero hindi naman siya gaano maliit, guys. Kaunti lang naman ang naibawas. Ayan siya. So, ito yung bedroom niya. Malaki din. Kasya pa rin yung double na bed. Pero ang nilagay namin is single bed lang. Pero yung ano niya, yung cabinet niya, maliit lang siya compare sa amin na cabinet. Malaki siya. Okay, so, ang makakasya po dito na ano, sa master bedroom is, ano lang, semi-double. Kasi kung gawin nyo siya na king size or queen size, king size na bed, ito. So, ito na bed, guys. Ito na sofa is, ano siya, semi-double. Hindi namin siya ginawa ng king size kasi pag king size, aapot na siya dito sa dulo. So, wala na siyang space. Ang bala kasi namin dito, magpa-install kami ng bed dito na kasyang-kasya lang talaga dito. Ayan, from dito hanggang doon. So, kasyang-kasya lang talaga sa aming, foam na semi-double. So, ang ipagawa namin dito is naka-customize siya na bed na may mga drawers. May mga drawers na lagayan ng mga existing na gamit. Tapos, dito na area, guys. Ayan. So, lagyan siya namin ng maliit na table dyan. Tapos, salamin dito. Yung maliit na table is good for sa akin, guys. Kasi, yung mga babae talaga is kailangan talaga na sa loob ng room may salamin. May mga lagayan na mga ichiboreche ng kanyang mga gamit. Okay, so, ayan na siya. So, dito sa taas, ayan, dyan, nakapalibot ang cabinet dyan, hanging cabinet. Para lahat talaga ng mga gamit, hindi talaga siya, guys, hindi talaga masigip tingnan pag may mga hanging cabinet. Kasi doon mo siya ilalagay yung mga existing na mga gamit mo. Kung marami kayong mga gamit. Okay, so, ayun na siya. The same pa rin sa aking anak na room. Lagyan pa rin siya ng hanging cabinet. Tapos, ilagay din dito ang table. Diyan. Ilagay namin dito ang study table dito. Sorry, wala kasing ano dito, ilaw. Pero, kung gusto niyo talaga na mas maganda talaga ang kwarto or room ng anak nyo, naka-customize space talaga siya, guys. So, ang gawin nyo, ha? Ang gawin nyo, sa taas is yung bed niya, tapos dito sa baba, yung study table niya. So, para siyang double deck, pero sa ilalim, study table niya. Okay? So, yan yung ano namin soon, guys, pag may pera kami. So, next, punta tayo dito sa toilet and bath. So, ang measurement ng toilet and bath from dito hanggang dito. So, ang measurement niya nasa 144 cm. Okay, so, dito naman sa laundry area,
from dito hanggang dito, ang measurement niya is 211 centimeter. Tapos, dito sa kitchen, ayan, so, dito sa wall ng bath and toilet, toilet and bath, hanggang dito. So, ang measurement niya, guys, is 204 centimeter. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo ang whole floor plan namin. Itong kitchen namin naka letter L siya, so baka magtataka kayo na may space dito kasi dito namin ilagay ang gas range, tapos dito yung range hood sa taas, tapos dito na side dito namin ilagay ang refrigerator, tapos sa taas hanging cabinet naka letter L pa rin, tapos sa baba hanging cabinet na. Tapos dito, hindi pa natapos, lagyan pa namin siya ng ceiling. Yan. So yan yung kisame namin. Mas better kung lagyan niyo siya ng yero na puti para tipid ilaw, tipid kuryente kayo guys. Pwede na hindi maglagay ng ilaw.